Ayan, then o-offer kayo kasabayan yan ng kwarta. Okay, ang kwarta po ay maaaring 5,000 and maaari pong 10,000. Hello, hello, hello! Magandang araw po sa inyong lahat. And welcome back po dito sa Almontero Tutorial. Ayan! So, sa mga nagtatanong po tungkol sa kwarta, ito na yung maaari nyong maging katanungan na ating sasagutin for today's video. Ayan! So, tandaan po natin ha, uunahan ko na po kayo na never po akong unang magme-message sa inyo. So, kung may mga kapangalan na Almontero Tutorial or Almontero or Aldrin Almontero tapos nag-message sa inyo or nagtanong kung magpapatrade kayo, kung magpapatransa kayo, hindi po ako yon. Tandaan nyo po na never po akong unang magme-message and mag-aantay lang po ako ng mga messages nyo and dito ko lang po kayo sasagutin. Ayan. So, sa mga nagtatanong sa kwarta ninyo, medyo naguguluhan talaga yung iba. So, actually, nagawan ko na to ng video last time pero sinisingitan ko kasi minsan. So, ito, stick tayo sa video na to and sa katanungan na to ng ating isang subscriber. Ayan. So, sa mga followers nga pala, magandang araw po sa inyo sa followers natin sa ating Facebook and dito sa YouTube. Maraming salamat po sa patuloy na suporta at pag-subscribe. Okay, sa nagtatanong sa akin, Sir, bakit po ganun? Ipapaliwanag ko sa inyo. Ang tanong niya kasi is, bakit po ganun, Sir? Nangutang po ako sa home credit ng 10,000 pesos tapos binayaran ko po ng 10,000 pesos din. So, okay na po. Wala na po akong utang. Nabayaran ko na po siya agad. Bakit po biglang may dumating na billings or na interest sa akin? Ayan. So, ayan yung katanungan natin. Example lang. So, magbibigay lang tayo ng example tungkol dyan. And maganda yung topic na to kasi ito yung napakaraming nagtatanong sa atin ito. And ito yung time para mas maintindihan nyo yung paggamit ng kwarta. So, sa mga baguhan, ang kwarta ay isang loan offer na ino-offer ni Home Credit sa mga existing clients nila or customer na nakapag-loan na ng kanilang mga product or like kumuha ng cellphone, ng laptop, ayan. Then, o-offeran kayo kasabayan yan ng kwarta. Okay, ang kwarta po ay maaaring 5,000 and maaari pong 10,000. Ito po ay tinatawag nating revolving loan. So, ibig sabihin ito po ay isang buwan lamang na bayarin and kapag nabayaran mo ito, maaari mo na ulit itong gamitin. So, ang interest po nito as of my knowledge ay 4% lang po siya per month or 4% po monthly and 0.13% kada isang araw. So, ganun lang po siya. Ganun lang kababa yung interest niya. Okay, dun sa katanungan natin, medyo na, kung nalilito kayo, ito po yung kasagutan. So, halimbawa ako ay umutang ng August 1 sa home credit kwarta ng 10,000 pesos. Then, binayaran ko agad ito ng August 10. So, automatically, wala pang lalabas dyan na interest. Wala pang lalabas dyan na service fee. Wala pang lalabas niya na ibang babayaran. So, ang lalabas pa lang dyan and ang makikita nyo pa lang dyan ay ang inyong utang na 10,000 pesos. So, pwede mo na siyang bayaran yung 10,000 sa August 10. Anytime, pwede mo na siyang bayaran. Then, after na mabayaran mo yan, magiging zero na yung loans mo and wala ka nang makikitang utang. Pero, at the end of your billing date or ng iyong statement or pagdating ng isang buwan before the month, papasok po dyan yung ating interest fee. Ayan. So, kung August 1 nangutang ako or nangutang ka ng August 1 and binayaran mo ng August 10, meron ka pong interest na 10 days. Okay? So, ibig sabihin, darating sa'yo siguro, kung nangyari ang iyong billing date or darating yung date, due date mo ng
August 29, kunyari lang, hindi tayo sure. August 29 darating. So, papasok po yung interest na yan on August 29. So, ngayon, ang nangyayari, magtataka ka. Bakit ako may interest? Eh, bayad na ako. Wala na akong utang. Ayan. So, ayan po yung interest mo na kinuha mo nung August 1 hanggang August 10. Kahit kinuha mo yan ng August 1 hanggang August 4, may interest pa rin po yan. Kahit kinuha mo yan ng August 1 hanggang August 3, may interest pa rin po yan. Kasi ang interest ni kwarta or ni home credit ay daily po, which is 0.13. So, daily po yun. Yun yung interest niya. So, paano pong 0.13? So, siguro, amount ng inutang mo, multiply mo sa 0.13%. Ayan. So, yun po yung babayaran mo na interest per day. Pero automatically, alam ko is pag isang buwan naman inabot yung utang mo is ito po ay total of 4% per month. Kung hindi ako nagkakamali and kung hindi pa nag-a-upgrade or nag-a-update si Home Credit Kwarta. Kasi last na pinag-aralan ko tong kwarta at nagtanong tayo sa customer service ay yan po yung aking nalaman or nasagap na balita galing sa kanila. Ayan. So, sana po naintindihan nyo. And, kunyari, nagbayad kayo. Kapag nagbayad kayo ng, ayan, balik tayo, nag-August 1 to August 10, nagbayad kayo agad, pwede nyo na po siyang gamitin. Tulad, parang ano din siya, katulad din ni G-Credit. Ayan. Pagkabayad ninyo, pwede nyo na po siya agad gamitin. And, pag ginamit nyo, mag-i-start na ulit yung daily interest niya. Ganun lang po siya. Okay, so, kung kayo ay nalilito pa, pwede kayong mag-comment dyan sa ibaba and pwede kayong magtanong sa amin. And sa mga gusto ninyong or kung gusto ninyong matrade or magamit yung inyong mga kwarta kung wala naman kayong mga bills, we have a lot of bills here and marami tayong mga bayarin. I-message nyo lang po kami for trading para magamit natin yung kwarta natin and para if ever na kailangan nyo ng cash kaysa sa mga product or kailangan nyo ng mas okay sa inyo, pababayad nyo na utang, gano'n. Subukan natin i-trade yan. I-message nyo po ako. Andiyan po yung ating link sa description. www.facebook.com/almontero11 and www.facebook.com/almonterotutorial. Tandaan nyo po, yung Almontero Tutorial po ay 10,000 followers po yan. Tapos yung Almontero, Aldrin Almontero, www.facebook.com/almontero11, yan po ay may badge. And makikita nyo po is almost 5,000 po yung followers ninyo. Ayan, doon sa ating followers ko. Ayan. So sa introduction natin kanina, tandaan nyo na never po akong unang magme-message sa inyo. So hindi po ako yan kung may nag-message po sa inyo. And mag-iingat po kayo. Kunyari, nag-comment kayo sa akin tapos may nag-reply. Mag-iingat po kayo sa mga ganun. Kasi kadalasan, nag-aantay yan ng mga magko-comment tapos i-message nila kayo privately para hindi natin makita. Okay? So, ayan. Kung may mga katanungan kayo, magtanong lamang po kayo dyan at ating yan sasagutin. Ayan. So, tulad po yan ng para sa tip sa pagbabayad ng home credit kwarta, lagi lang natin i-check yung ating billing details. So, halimbawa, August 5, o kunyari ang ating billing details ay August 1 hanggang August 29. August 1 hanggang August 29. Let's say, saktong ganyan, isang buwan. So, maaari nating bayaran at gamitin. Bayaran natin dun sa billing details na mismong nandun ka and gamitin natin pagkalampas na ng iyong billing details para sa next month na ibayarin. Kasi kung gagamitin mo yan, binayaran mo ng maaga tapos kinamit mo rin, pasok pa rin siya dun sa billing details na mas maaga yung monthly. Okay? So more details and more video para sa mas maintindihan natin, mas better understanding about some credit card. So hanggang dito na lang. Once again, I'm Aljon Montero dito sa Almontero Tutorial. Hanggang dito na lang. Bye-bye-bye. Thank you for watching.